Kalau kita berpikir untuk berdoa kepada
Pagbasa mula sa atin ng pahayag. Ako'y luwag at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pangkatak ng Diyos na buhay. Umiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan, maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalay ang lupa, ang dagat, o ang mga punong karo. Hintayin ninyong matatagan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga kinataka. Sandaan, 4,000 buwat sa 22,000 ng Israel. Pagkatapos noon, nakita ko ang napakaraming tao di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadami ng puti at may hawak ng mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, amen. Sa ating Diyos ang kapurian, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan, magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila'y nanggal? Hindi ko po alam, tugong ko. Kayo ang nakakaalam, at sinabi niya sa akin. Sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusi. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang dami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. My eyes are...
Sa bagat-bagat
mapalad ang may malinis na puso, sa dagat na hinila nila ang Diyos, mapalad ang banal ang araw ng mga santo at
na kasama ang cross, na tumanggap ng kanyang awa sa kanyang kahalagang kalangan. At ginagino naman, kaya sinasama na rin natin yung pagbibigong ng bawat sa bukas, yung araw ng mga aluluwa, mga kapatid natin na nauna na, pero alam natin natin na sila'y patungo na linood sa kahalagahan ng Diyos, sa lahat. Lalo na yung para lang baka kaya hindi pa lubos na nakakalit, ay kawala, hindi pa naliligal. Hindi na matahuan. So, kaya natin sila hindi nagdarasal. Gawa na ako lang ang mga kulakan at kahinaan. Pero alam na kayo, pamunta rin sa lahat. Magiging mga mapapalad yun. Magiging mga santo at santa kapiling ng Diyos. Kaya ginagawa natin ang mga durungan sila na pagbibigay yung inihingi ng katarungan na bahagyo kaya yung dalawin ito naman siya sinasabi ng iba na hindi na siya hindi bakas na mga kapatid ang mga Kristiyan hindi na siya ang darasan hindi bakit wala na silang purgatorio wala na silang pagdala wala na sila yung sumampalataya na sa Diyos o hindi na sumampalataya pero sa ano nga ay hindi nila masagot ang ilang mga magkakaman. Katulad na rin bawa kapag sumampalataya na sa Diyos, ikaw ay gumawa ng kasalanan, ay sabay ba kayo na pupunta sa langit? Doon ilang pagkakatawal sa Diyos. Dahil sa ikaw yung sumampalataya ng sa Diyos, kahit naman yung kasalanan mo, kanilang pagsali dapat nagsisi ka, ay diretso ka na sa langit. Wala nang simbol na tori eh. Sa ito, hindi. Walang kataraw na doon. Ang term na ginagamit nila ay kataraw ng Diyos. Justification of God. Aday, kapag gano'n ang mangyayari, ay di pwede mo lang gawin yun. Ang anumang uri ng kasamaan, basta sabihin mo na ako'y ginagaling sa Diyos. Kapag gano'n na rin, sabihin ko, ay inalisin na natin yung salita ang katarungan. Kasi hindi mo pala talaga makakamit yung katarungan. Kasi sasabihin mo lamang ay justification of God. Ay at maaaring sabihin natin na ganito ba yung uri ng Diyos na gawa lamang ng pananalig mo sa Diyos, you will no longer be accountable. Ay, mawawala ka po yung batas. At hindi siya lahat ng alit. Mawawala na yung kahalagahan ng katarungan. Then, ang mangyayari na lang ay para may sisi, para is the number based on justice. Walang kapayapaan ito. Hindi lang ito. Ito ba sa bagpon
konsyensya ko bilang isang Kristiyano, paati mo na ikaw ay may nagawang masama na maaaring magpulot ng pagkasira ng buhay ng tao sa daigdig na ito o kasama na dyan ng kanyang pamilya ay hindi mo pa na nagatang yung katarungan dito sa daigdig na ito at doon sa kanila at sasabihin mo lamang na justification of God. Tatarungan ng Diyos. Parang hindi mo talatapang sa isang justification of God. Parang hinabi mo na kasi malakas lang ako sa Diyos. Kaya hindi lang ito kailangan bayaran. Pero ito that is un-Christian. Hindi yan ang turo niya. Kaya bahagin na ako sa atin, idinudulog na ako sa katanang ko ng kapag. Sabi ko ng kalimita lang kasi yung iba namin mga kapag, yung meaning ng biblical reference, hindi yung biblical reference yan eh, yung pwede ni Sakeo. Anong sabi ni Sakeo? Ibigay ko po ang ika-apat na bahagi sa sino mang binaya. Maliwanan mo. Ibibigay ko ang ika-apat na bahagi sa sino mang binaya. So, para kayo sa iyo, 3 times the amount. Sa lumang ko pang 3 times the amount. Ayun. Yan ang tinatawag ko namin katarungan. Para ibigay ang hinihingi ng katarungan. Ibigay ko ang ika-apat na bahagi ng sino mang dadaya ko. Pero ang kanina sinasabi mo, hindi sila ang Jesus niya. Ay, hindi. Hindi mo na kadalag yung mga bayad po. Ang Jesus, pati mo bayad po. Hindi mo na kadalag yung katarungan. Kasi nadami ko na sa akin. Hindi. No? Ibig sabihin, tinayagan niya siya ng ama. Yan to be justice. Kung ikaw ay may nagaya. At yun, ang kadahilanan kung bakit tayo may purgatorio. At yun din ang kadahilanan kung bakit natin ipinagdarasan ang mga kaluluwa. At natulad din po ng aming patuloy na amon na palagi na yung prayers para sa mga kaluluwa sa inyong pagdalaw patuloy na aming kanyaya. So, sa mga nakalipas na taon, meron ako mga pinamahal na prayer. Hindi lang ako ulit nakapag-imprenta noon. Pero kung mayroon pa kayo, mga gamit ka, baka laminate na ba ito. No? Or you can download it no? Sa internet. Or simple, yung Salmo 130. Yung Salmo 130. And I prayer para sa mga kakaya. Out of the depths, I cry out to you, O Lord. Mula sa kalangiman, tumatawag ako sa iyo, Panginoon. Kaya ito po yung aking kalangiman. Huwag namin kalimutan na we are bound to heaven because we are from heaven. Kaya tayo patutungo sa langit sapagkat tayo ay isinigaw mula sa langit. Mula na aming pananampalataya sa Diyos na una natin pinanggap sa sapagkat mo ng bigyan. Kaya, nakakalapit no, yung pagbiliwang natin para sa araw ng mga banal at sa araw
Bilang panalang ng Diyos ng Talupa Paul, isayin natin ang ating mga panalangin at ang panalangin ng lahat. Ng mga panalangin sa langit para sa mga pangilangan ng mga panalangin ng babae sa lahat ng tao. Sa panalangin, sa pamamagitan ng mga panalangin, ng mga panalangin, bigil mo kami o Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, bigil mo kami, Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, bigil mo kami, Panginoon. Ang simbahan na wala hindi kailanman mamimutan sa lupa, ang simbahang naghihintay para sa kaluwalhatian ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, bigil mo kami, Panginoon. Ang mga tao na natatakot, marating ang kamatayan. Ang mga tao na may mabuting kalooban, naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaan hindi nagmamalay sa pamamagitan ng napagtubos na dugo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, ibigay mo kami, Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Eucharistia ng lakas upang makapamuhay ng matulid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, ibigay mo kami, Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid, naway matagal na magpatuloy sa daan ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, ibigay mo kami, Panginoon. Ang mga yumaang mahal natin sa buhay, naway makasama ng mga banal sa langit, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, bigil mo kami, Panginoon. Ama, yeah.
may iwan ka. Magdalan kayo mga parangin ito, magkabahali na ang pagkakalitan ng Diyos sa pagkakalitan. Kanda-kanda ba? Kapag papatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-aaral.